Ano ka mo? Ilalayo mo na naman si Via? Saan mo naman siya dadalhin? Sa Amerika na naman. Hindi pa ako pwedeng lumabas ulit ng ibang bansa. Tatlong negosyo ang bubuksan ko na sabay-sabay. Anong plano mo ngayon? Lilipat tayo ng bahay. Ibebenta ko itong mansyon. May napili ka na ba? Wala pa. Hihingi nga ako na tulong sa inyo ni Ismael. Kailangan makahanap tayo ng malilipatan sa lalong madaling panahon. Saan mo gusto? Kahit saan. Basta malayo. Huwag lang tayo matutuntong ng Gabriel na yan. Mag-ingat ka naman sana, Gabriel. Mahirap kalabanin ng mga Pereira. Baka nakakalimutan mo. Dumaan din ako sa matatalim na kamay nila Ismael at Selena. Muntik na nga ako mapatay kung hindi lang ako naging maagap. Iba ang sitwasyon mo sa nangyayari sa akin ngayon. At saka hindi naman sina Selena at Ismael ang kaaway ko eh. Gabriel, huwag ka naman magtiwala kina Ismael at Selena kung ano man pinapakita sa'yo. Kasi hindi sila kikilos kung walang dahilan. At hindi sila gagawa ng isang bagay kung wala silang makukuhang kapalit. Wala akong pakialam. Kahit ikamatay ko pa to, gagawin ko to. Nagawa ko na dating isaalang-alang ang buhay ko para kay Via. Kaya kong gawin yun ulit. Ibang ka na talaga sa Via na yan. Kung hindi talaga para sa'yo isang bagay, hindi mapupunta sa'yo yan, Gabriel. Kung pinuntahan mo ako dito, para makapag-diskusyon sa akin tungkol sa mga bagay na ganyan, makakaalis ka na. Gabriel, umiinit na naman ang ulo mo. Alam ko namang wala na akong pag-asa eh. At hindi ko na ipagpipilitan pa yung sarili ko. Sana, gawin mo rin yung kay Via. Hindi ko siya kayang kalimutan ni Cole. Pero Ate Via, lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Tsaka lalo pa magkakagulo pag di mo siya kinalimutan. Alam mo, bata ka pa nga. Pero alam ko, balang araw, maiintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. Ta paano pa ba kayo mag-uusap at magkikita, Ate Via? Aalis na tayo dito. Tatago ka na ni Uncle Fernando. Kaya nga kakailanganin ko yung tulong mo, Nicole. Ano naman gagawin ko? Kausapin mo si Warren. Sabihin mo, sabihan niya si Gabriel na kailangan namin mag-usap bago tayo umalis. Natatakot ako, Ate Via. Baka mahuli ako ni Mami. Please, Nicole. Ito lang yung paraan. Kailangan ko yung tulong mo, Nicole. Parang awa mo na. Pinapatawag niyo daw po ako? Oo, Michael. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo dun sa nangyari noong isang araw. Pasensya ka na, ha? Napag-alaman ko na hindi ka pala kasabot dun sa pakikipagkita ni Via kay Gabriel. Ho? Ipinaliwanag na sa akin ni Via ang lahat. Pero sana akong papakiusap sa'yo, ha? Kung pwede sana, hindi na makakarating sa daddy mo, ha? Nakakahiya kasi. Opo. Tama nga pagkakakilala ko sa'yo. At pagkakatiwalaan ka nga. Tama sa'yo. Sige, ayusin ko lang yung kotse. Sige. Bakit mo naman ako pinagtakpan sa daddy mo? Ayoko kasi madamay ka pa eh. Alam ko naman pagagalitan ka ng daddy mo pag nalaman niya. Tsaka alam ko na magulo na kayo ng daddy mo, ang dami-dami ng problema. Ayokong dagdagan.
Kaya ko naman sagutin sa daddy ko yun eh. Alam mo, Via, yun na nga lang nag-iisang desisyon na ginawa ko sa buhay ko na hindi dinidikta sa akin. Hindi ko pa mapapanindigan. Okay na lang yun. Kahit pa paano, nabawasan rin naman yung dinadala ko eh. Salamat ha. Michael, ano kaya ang pakiramdam kung bigla na lang isang araw maglaho ka sa mundo? Yung bang walang iniisip, walang pinunong problema? Alam mo, matagal ko na rin pangarap yun eh. Bala ko nga umalis eh. Siguro, pumunta sa malayong lugar. Para naman makapag-isip-isip ako. Pwede nga lang, huwag na kami mag-abot ng daddy ko eh. Darating na kasi siya sa Makalawa. Mas maganda siguro kung darating siya, wala na ako dito. Saka naman pupunta? Baka doon muna ako sa bahay ng tita ni Mrs. Rodrigo, sa may Batangas. Kaya kung may kailangan ka sa akin, hanapin mo na lang siguro sa mami ni Warren. Alam mo kung sana, malakas rin ang loob ko kagaya mo. Masarap sigurong sumama. Siya nga pala. Michael, salamat ha. Alam ko marami kang problema pero andyan ka pa rin. Para sa'yo, Via. Gagawin ko lahat. May nakita na akong bahay, Kuya. Furnished na. Kaya lang ang gusto nila hanggang maaari daw eh, cash ang ibayad natin. Selena, mag-withdraw ka sa banko. Kung kailangan nila ng cash, bayaran natin. Makalipat tayo ng kagad. Anytime daw, pwede tayong lumipat, Kuya. At kung tungkol naman sa mga personal natin mga belongings, eh wala tayong problema dahil nakakontakt na ako ng movers. Ano? Eh, saan daw kayo pupunta? Hindi ko nga alam eh. Ayaw sabihin ni Uncle Fernando. Eh, kailan daw alis nyo? Ewan ko nga eh. Anytime siguro. Si Uncle Fernando lang kasi nakakaalam. Kaya kailangan magkita na agad sila ni Ate Via. Paano na tayo? Hindi na tayo magkikita. Hindi ko na alam eh. Bahala na. Hindi na siguro. Malabo na kasi sitwasyon eh. Masyado nang galit si Uncle Fernando. Hindi na siya nakaintindi ng mga kausap. Sige na, Warren. Umalis ka na. Baka makita ka pa, mahuli pa ako eh. Nicole, pagtandaan natin, hanapin kita. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Warren, ingat ka. Saan dadalhin si Via? Huwag mo sabihin sa Amerika na naman. Ewan ko, walang binagat sa akin si Nicole eh. Pero sabi niya, kailangan ka raw makusap ni Via bago siya umalis. Hindi kami pwede maghiwalay ni Via. Kailangan magkita kami. Anong binabalak mo? Pupuntahan ko si Via. Nakausapin mo si Via. Pakiusapan mo, huwag siyang aalis. Nakikiusap ako sa'yo. Iho, tumawag ang daddy mo kanina. Hinahanap ka nga eh. Eh, hindi raw tuloy yung pag-uwi niya. Na-delay kasi yung kanyang flight. Eh, di mabuti. Anak naman, ang gusto ko sana, pagbalik ng daddy mo rito, kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya yung
lahat ng nararamdaman mo, maiintindihan ka noon. Maiintindihan? Imposible yata yun. Eh kung kayo nga, hindi kayo pinapakinggan ng daddy, ako pa. Ano na lang mangyayari? Palagi ka na lang maglalayas at magtatago. Hindi mo masosolusyonan ang problema kung hindi mo ito haharapin. Bakit ako ang kailangan gumawa ng solusyon? Wala naman sa akin ang problema. Hindi, anak. Nasa'yo din. Alisin mo lamang ang galit sa iyong dibdib. Hindi ako nagtanim ng galit, Ma. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa kanya. Paano na lang? Mag-aaway-aaway na lang tayo habang buhay, ganun ba? Kaya nga gusto kong umalis dito eh. Gusto ko na mawala. Maglahong parang bula. Doon sa lugar na hindi kayang abutin ng boses ng daddy. Dear Ma, alam kong magagalit kayo sa aking gagawin. Pero kailangan ko lang talagang mag-isip. Gusto kong paghandaan ang mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Walang ibang makikialam. At walang magpapabago ng mga desisyon ko. Gaya nga ng palagi niyong sinasabi. Harapin ang mga problema. Ito na yon, Ma. Ito na ang pagkakataon. Gusto kong ibalik ang nawalang respeto ko sa sarili. Gusto kong maramdaman kung paano maging muling tao. At pagbalik ko, Ma, sinisiguro ko sa inyong haharapin ko ang lahat ng problema ko. Aayusin ko na ang buhay ko. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko to. At sandali lang naman at babalik din ako. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo, Ma. Love, Michael. Ibig sabihin nito. Tao po! Tao po! Guard! 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 Ano pong ibig sabihin nito? Binubintan na itong bahay nito. Ah, ganun ba? Eh, nasa na yung mga may-ari? Wala na sila. Umalis na. Pwede ba umalis na rin ako kayo dito? Papapagalitan ako dito. Kuya.
Kuya. Kuya. Kuya, okay lang yan. Maisipin din, Kuya. Babalik din siya. Kuya, okay lang yan. Huwag mo naisipin yan. Thank you.